Hello everyone! Welcome back to our channel. It's me, Dali. At kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe, like, at i-share din po ang ating video. At pindutin din po ang bell button, guys, para ma-notify po kayo pag may mga bago po akong upload. In today's video ay ire-repot natin ang Calathea pink stripe natin into a bigger pot. Ayan. Ayan siya. Nung ano na yan, nailipat ko na yan. Kasi maliliit na yung ano nila, guys. Maliliit na yung kanilang mga pots. Dalawa kasi to. Tapos pag isahin ko na lang, ganito ang ginagawa pag gusto nyong maging last na yung ano nyo, yung mga plants nyo, isama-samahin nyo lang sa isang pots. Isang pot yung inyong mga halaman para maging maganda, malago na kaagad. Ayan na siya, guys. Oh, malago na siya. Ayan. Kaya sinama-sama ko na silang dalawa dito sa isang malaking pot kasi gusto kong i-display sa loob ng bahay. Nag-ano kasi ako, guys. Naglalagay kasi ako ng mga plants sa loob ng bahay. Ito na, guys. Mag-start na tayo. Ito nga palang big pot ko ay use na pala ito. Reuse ko na ito, guys. Saka ko na lang lilinisan pag didiligan ko na yung bagong pot natin na halaman. Ayan. Sila. Tignan nyo, guys, yung mga ano nila. Yung pots nila. Diba? Maliliit. Maliliit lang yan na ano. Na parang ano. Seedling pot lang yan. Ayan. Dito ko ililipat sa medyo malaki-laking pot para magkasya yung dalawa. Kasi gusto kong ilagay sa loob ng bahay. Ganyan ang ginagawa, guys, pag gusto nyong maging na yung halaman ninyo kaagad. Ayan. Ayan, start na tayo, guys. Tignan nyo, guys, ano na siya. Ang soil mix ko pala, guys, ay yung yung dati pa rin 50% na rice hull at saka yung ipa ng palay, tapos 20% na pumice at saka 30% na loam soil. Yan ang mix ko. May din siya, may palay din siya. Kaya tignan nyo, guys, oh. Napakadaling tanggalin yung kanyang lupa. Ayan. Ganyan din ang soil ko dyan. Pag mga kagaya ng aglaw, ganyan din ang nilalagay kong soil kasi subok ko na yan, guys. Kahit rain or shine sila, hindi sila na rurutarat kasi mabilis silang mabilis mag-drain pag rice hull yung gamit. Ayan siya, guys. Ayan, dumikit na yung ating Ayan. Ano siya, guys? Bali, kailan ko ba inano ito? Bali, 3 months ko pa lang itong pinat sila, guys. Itong isa, binili ko, 30 pesos lang yan. Tapos, yung isa, binigay ng ng kaibigan ko. Ayan. Tapos, ngayon, pagsasamahin ko na yan sila. Mabilis lang mag-ugat. Mabilis lang lumago itong Calathea na ito. Tignan nyo, guys, ha, ang gagawin ko. Ayan, punong-puno na ng roots. Tignan nyo, guys, diba? Ang niya, yung buhaghag talaga yung lupa na ginagamit ko sa kanila. Subok ko na yan yung yung rice hull talaga. Maganda. Mabilis silang mag-ugat ng marami. Ayan, i-ano lang natin dito, isama na natin dito. Ayan, para maging na kaagad siya. Ayan, diba, guys? Tapos, yung pot niya pala, saka ko na lang yan, saka ko na lang huhugasan yan pag didiligan ko na yan. Didiligan ko pa kasi yan mamaya. Ayan. Ang ginagawa ko dito sa Calathea, guys, pag hindi umuulan, pag malakas ang araw, every other day ako magdidilig sa kanya. Pero pag umuulan, hindi talaga ako nagdidilig sa kanila. Magdidilig man ako sa kanila pag nakikita ko ng dry yung ibabaw ng soil nila.
Hindi ako araw-araw nagdidilig sa kanila, guys. Kahit mga aglaw, kahit mga ano ko, yung mga rubber plant ko, hindi ko dinidiligan araw-araw, guys. Dinidiligan ko lang yan sila pag medyo nakikita ko ng tuyo yung ibabaw nila. Ibabaw ng lupa nila. Ayan, kaya hindi ako nakakaano, hindi naruro-trot yung mga ano halaman. Ayan. Tignan nyo yan sila, guys. So, 3 months ko pa lang yan, guys, ha. Ganyan na sila kalago. At saka ang gaganda ng kanilang ugat. Talagang ano, buhay na buhay talaga sila. Stable na talaga sila. Ayan. Kasi ang halaman naman, guys, pag stable na siya, kahit ilipat mo sila, hindi na yan mamamatay. Basta diligan siya, diligan ko siya ngayon. Pagkatapos kong ilipat, diligan ko sila, tapos mga 3 days bago ko diligan ulit. Yung medyo ano na, tuyo na. Kasi syempre, ano pa yan eh, yung may, hindi natin maiiwasan na may na putol na ugat, ganyan. Kaya hindi dapat dilig ng dilig, ayan. Ayan, dagdagan lang natin ng ano, ng soil kasi, yung ipa kasi guys, pag diniligan mo, ano, bumababa pa yan. Yung parang nagsisiksik pa yan sa ilalim, ayan. Pero ang ganda na niya, ang ganda na niya, guys. Ano na, punong-puno na yung pot. Ayan. Yung isa ko din dati, yung Marian ko din dati. Dalawang puno din yun. Kaya ang ganda na niya ngayon. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko pag gusto kong ipasok sa loob ng bahay para medyo maganda-gandang tingnan. Pagsamasamahin nyo yung mga ano nyo, mga halaman ninyo at saka ano pa, uy, dumaan. At saka ano pa, tipid pa sa space. Kasi imbis 2 paso, nagiging 1 paso na lang. Ayan. Ayan na, guys, ang ganda na niya. Oh, ayan na. Ayan, 1 patch na lang 'yan, 1 patch na lang 'yan. Ayan. Ayan. May dumadaan-daan sa gilid. Ayan. Ayusin lang natin yung kanyang mga dahon kasi na ano, na siksik-siksik. Pero mag-ayos din yan pag ano, okay na. Pag medyo mga 3 araw, okay na yan. Ayan. Ayan na siya, guys. Diba? Ano na, puno na yung ano. Naging last na yung ating Calathea pink stripe. Kasi maliliit na talaga yung ano din nila. Yung kanilang mga pots. Yung ugat nila, guys, umaano na sa lupa. Lumulusot na sa paso. Kaya kailangan na rin natin ilipat. Dito sa mas malaking pots. Ayan. Huwag kayo mag-alala, guys, ha. Lilinisan ko yung pots na yan. Wala kasing tubig dito sa likod, guys, eh. Kaya mamaya ko na linisan yan pag didiligan ko. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda na niya. Oh, ayan siya, guys. Ganyan lang ang gawa natin. Ayan siya. Ayan na sila. Dito ko ilalagay sa ano? Dito ko ipupuesto muna sa labas, sa may harapan kasi ano to, lilim dito. Dito ko muna sila ipupuesto ng mga ano, mga 3 days, 4 days ganun. Tapos kung okay na, pwede ko nang ipasok sa loob ng bahay. Ang ginagawa ko kasi, guys, ay papasok ko, tapos every other day, may papasok ko na naman yung iba, ganun. Nilalabas ko sila. Hindi, ano talaga, hindi aabutin ng 1 linggo na nandito sila sa loob ng bahay. Ayan. So, that's it for today's video, guys. See you on my next video. Bye!